Hello po, magandang hapon po, magandang umaga sa inyong lahat. Ito po si Adele Woodward at nandito po ako sa aking mga halaman. At kung makikita po ninyo, nandito po ako sa mga bayabas. Itong mga bayabas ko po, nasa ano lang sila? Nasa pot lang sila. Kung gusto nyo pong makita, ito po, tignan nyo po. Nasa pot po sila lahat. Ayan. Kasi, pag winter time, pinapasok ko po sila sa greenhouse. Ngayon, nalakihan na po nila yung, pot nila. So, inaantay ko lang po ang ulan para ilipat ko sila bago umulan. So, pag nakita ko po yung weather forecast, halimbawa sa isang linggo, 3 days in a week na ulan, doon ko sila ililipat. That way, madali silang makapag-adjust at saka yung mga root po nila, dahil root bound na sila, so makakahinga po sa ilalim. Eto po, tignan nyo po yung ano niya, kulay niya, ang ganda, diba? Ang ganda. Yan yung ruby guava supreme. Malalaki ang bunga niya, malalaki siya. At ayan, may dahil meron na siyang mga buds, hindi ko muna siya iistorbohin. Ngayon po, dito tayo sa, hindi ko pa alam kung paano ko to ilipat. Walang lipatan, so ganito na lang. So, nagdidilig po ako ngayon. Maaga po ang pagdilig ko kasi mainit. Sobrang init nila. So, kailangan didiligan ko na sila para hindi sila matuyuan. Kasi sayang eh, may mga bunga siya. May mga bunga. At katatapos lang po nilang mamunga actually. Katatapos lang po nila. Pero, meron pang ano, may konti pa silang mga bunga. At saka actually, dire-diretso naman to eh. So, ito malaki siya. Oh. Yan. So, kung may makikita pa ako mga bunga, pipitasin ko po sila lahat. Pipitasin ko sila. Tapos, that way, mag-concentrate sila sa roots kasi mamumulaklak na naman at mamumunga sila. Kagaya po ng eto po. Yan. Start na naman sila. Tapos, niro-rotate ko sila kasi ayaw nila ng sobrang full sun. Ayaw nila. So, eto, namumunga, na namumulaklak. Kaya, nilipat-lipat ko sila. Ayan. So, dito, sobrang init dito. Nag-yellow sila. And, yan, ililipat ko din. Kasi kagagaling lang po nila sa lamig diyan sa winter. So ililipat ko. Palilipat-lipatin ko sila pa hanggang sa makuha nila yung tamang place ng bawat isa. So yan po mga calamansi ko. Kung pansin niyo po, nasa pot po sila lahat. Yung mga malalaking variety po ito, except ito. Ito po yung dwarf. Pero may 4 years old na siya. So, pwede ko na siyang ilipat, pwede ko na siyang i-graft anytime. Gagraft ko siya. At nakapag-adjust na po kasi kailangan kapag nailabas siya galing sa loob, need ng at least isang linggo o mahigit para makapag-adjust sila dito sa temperature sa labas. So, ang tawag po doon is hardening. Hindi lang po sa mga seedlings ang pwedeng i-harden, pati po itong mga calamansi, kasi hindi pwedeng bigla-biglaan. Kaya nilabas ko sila noong mga 60s. Tapos ngayon painit na po siya. Tapos ito po yung aking mga seedlings, mga kamatis, dalawang klase po ito. Ito po yung heirloom na Italian. At saka, ito po yung color change na tomato. Kung pansin nyo po, purple yung
purple yung ano, yung stem ng kamatis ko. Purple siya. Tapos eto pa pag nailipat, ganyan. So ready na po siya na nakapag-adjust na siya. Nandito na po siya ng mahigit isang linggo. So okay na siya. Ngayon, yung mga strawberries, nandito po sila sa baba. At hindi ko pa po nailabas yung mga table ko para doon naman sila. And then eto po yung mga walking onions. Ang tamis, kinain ko na. Yan, hindi maganda ito. So tanggalin ko lang siya. Yan. So eto po. Ayan. And then po, ito din mga kamatis ng mga turmeric. Yan. Turmeric po. Lahat 'yan. So ready na rin siya. Ready na rin po siya for shipping at saka yung mga bibili po dito na taga dito. Yan, mga turmeric. Tignan niyo po yung purple na tomato. Yan, ganda 'di ba? Okay, guys. Hanggang sa muli. Ito po ang inyong Ate Adele, Woodward Asian Produce. And subscribe po or follow me. Have a good day po. Andito na naman ang aking pusa. Say bye-bye. Bye-bye.